sama-sama tayong magiging sasaki. Maagang natuldukan ang buhay ng batang magkapatid sa Tagbilaran, Bohol. Pareho silang natrap sa nasunog na bahay. Ang kanilang ama, critical naman ang lagay. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kasunog, 20 minuto lang ang itinagal ng sunog na yan sa barangay Manga sa Tagbilaran City, Bohol kagabi. Pero 2 buhay ang kinitil nito. 3 taong gulang na batang babae at ang kanyang bunsong kapatid na 1 taong gulang na lalaki. Natrap ang magkapatid sa loob ng kanilang bahay. Natagpuan ang kanilang bangkay na sunog at magkayaka pa. Ayon sa Tagbilaran City Fire Department, nagsimula ang sunog bandang alas 8:10 kagabi. Walang kuryente ang bahay ng mga biktima kaya gumamit ito ng lampara. Pero aksidente umano itong nahulog kaya sumiklab na ang apoy. Sa loob lang ng 20 minuto, nilamon ng apoy ang buong bahay na yari sa light materials. Kumalat din ang apoy sa 2 kalapit na bahay. Kanisa, kandila, lampara, open flame, kung ato ang itawag, delikado, ginigidya, kay lagi. Dali ramang ko rin siya makadakop, labi na sa mga light materials like cortina, kahoy, papel, or bisag mga sinina. Dali ra kay ni siya makadakop. So ato kinang bantayan, kung mahimo, ato ning butangan og cover. At the same time, kung gamit mga itawag gasera, kadang dili lang sa bukay mo na highly combustible. Nasa bahay din ang ama ng mga bata na si Edgardo Lasco nung mangyari ang sunog. Pero maging siya, hindi na rin kinaya ang lakas ng apoy kaya nasunog ang kanyang mukha. Nasa critical na kondisyon siya ngayon sa Governor Celestino Gallares Medical Center. Agad na nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan kasama na ang pagpapauwi sa may bahay ni Edgardo na namamasukan na kasambahay sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bangkay na ng matagpuan sa Negros Occidental ang 15 taong gulang na babae na mahigit 2 linggo nang nawawala. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Hindi na matutuloy ang pangarap ng 15 anyos sa si Pearl Joy na maging pulis. Natagpuan siyang wala ng buhay sa taniman ng tubo sa barangay Cubay, La Carlota City sa Negros Occidental kahapon. Mahigit 2 linggo rin siyang nawala bago nakita. Positibo siyang kinilala ng kanyang ina sa pamamagitan ng suot niyang damit. Anak, hindi ka masubong kabay, baga. Kabay pa na ka masurval ang yung kaso na ginimo sa ino. Labis ang hinagpis ni Jennifer sa di inaasahang pagpanaw ng anak. Kwento niya, nakapasok pa sa paaralan ang kanyang anak na isang grade 10 student. Humingi pa umano si Pearl Joy ng load at nag-chat sa kanyang pinsan. Aton sa eskwelahan, ang iya nang apakaisag, gin-chat niya ko no. Nga siling niya, niya update ko bikaron sa ugto, makapamotor, kay makamotor na ko karon. Ang iya nga apakaisa, wala iya nag-upod sa iya. Iniwan pa ng biktima ang bag nito sa paaralan, ngunit hindi na ito nakabalik pa. May mga nagsabi sa kanyang ina na nakita umuno ito sa crossing ng Abonan sa barangay Sumag at parang may hinihintay. Naniniwala si Jennifer na may kachat ang kanyang anak at magkikita sila ng mga oras na yon. Ayon sa La Carlota City Police, hindi pa matukoy kung saan pinatay ang biktima. Posibleng iniwan lang ito kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Wala din may recover. Okay nga may makita kaming evidence. However, to hindi din bilang proses. Tumutulong na rin ang Bacolod City Police Office sa paghahanap ng CCTV footage at pag-drug sa cellphone ng biktima. Isinailalim na sa autopsy ang labi ni Pearl Joy. Tuloy naman ang panawagan para sa ustisya ng kanyang mga naulila. Ang ginihimo niya, dapat bayaran niya man ito. Kay pwerte na yan, kasakit sa hamon na mo. Kasakit gina kaayo ya kay nga ginamo ya gina iya tapos do pa matyaga niya daw sapat lang nakaluoy gisang bata ko nga ginamo mo ina kag wala gisang kalaban-laban nga ginhimo mo sa iya nga agin patay mo gid siya nga ano gid ang purpose mo sa mangaldan Pangasinan. Kalunos-lunos ang sinapit ng 10 taong gulang na babae matapos umanong gahasain ang kanyang tiyuhin.
May concerned citizen o manong nag-report sa barangay matapos makita ang batang biktima na duguan sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nakarating din po yan, so in-interview rin po namin yan. So yan po ang masasabi ko rin na yung according doon sa concerned citizen na yan, na-rape po yung bata. So, yung bata po na isugod po sa ospital. Pinaghanap ng pulisya ang at-large na suspect. Hinihintay pa ang resulta ng medical legal ng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako sa Aileen Pedraso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sinagot ng dalawang Pinoy gymnast na matanong online kung bakit hindi sila nakadalo sa Heroes Welcome at sa pamimigay ng cash incentives para sa mga Olympian sa palasyo. Saksi, si Marie Zumali. Mula sa paglapag ng kanilang chartered flight hanggang sa inihandang programa at pamimigay ng cash incentives sa Malacanang, en grande ang salubong sa pag-uwi ng mga atleta mula sa 2024 Paris Olympics. Pero hindi kompleto ang Pinoy contingent. Nang tanungin ang ilang netizen kung bakit wala roon ang ilang Olympian, sagot ng gymnast na si Aliyah Finnegan, hindi sila nasabihan tungkol sa event. Sa hiwalay na tanong, sumagot ang gymnast na si Emma Malabuyo na gusto niyang magpunta pero hindi raw sinabi sa kanya ang tungkol sa event. Sinikat ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang mga atleta sa pamamagitan ng text, tawag at maging ng asosasyong kanilang kinabibilangan pero wala pa silang tugon. Wala rin sa Malacanang ang golfer na si Dottie Ardina na dating nagpahayag ng saloobin sa social media tungkol sa kawalan ng uniform para suotin sa kompetisyon. Ayon sa palasyo at sa Philippine Olympic Committee, limang atleta ang hindi nakasama sa biyahe pabalik ng Pilipinas dahil may naunang flight na sila patungo sa ibang bansa. Wala raw kaugnayan ito sa anumang issue. We were told that Ms. Bianca Pagdanganan will be in Scotland and then for a competition. Si Ma'am Dottie Ardina naman will be in the US. Plus the three gymnasts, si Ms. Aleah Finnegan, Ms. Levy Rivivar, and Ms. Emma Malabuyo naman, we were told that they will be in the US. Yung NSA na lang nila mag-explain doon. Wala naman kaming alam kasi namin na malis na sila ng maaga. At kahit hindi nakadalo sa event, matatanggap daw ng mga atletang lumahok sa Paris Olympics ang cash incentive mula sa palasyo. Wala pong may iwan. Isa-isa sila meron. The athletes, the coaches should coordinate with the Philippine Sports Commission para ma-refer sila sa point person ng Office of the President para ma-claim. And if ever na hindi ma-claim personally ng athletes or ng coach, they need to submit an authorization letter and the IDs. May dagdag na gantimpala para kay two-time gold medalist Carlos Yulo mula naman sa isang car company. Tatanggap siya ng high-end SUV na sana raw ay makapagdadala kay Yulo sa mas mataas pang tagumpay. Di lang gantimpala para sa sarili ang nakamit ni Carlos at ng iba pang mga Olympian sa kanilang pagsabak sa Paris 2024 Olympics. Gantimpala rin ito sa buong sambayan ng Pilipino dahil ang bit-bit nilang dalawang ginto at dalawang bronze para sa bansa ang naglagay sa atin sa number one slot sa buong Southeast Asia. Si pole vaulter EJ Obiena naman tumanggap ng 3 million pesos mula sa tatlong grupo nang bumisita siya sa kanyang alma mater. Sa inilabas na ranking ng World Athletics pagkatapos ng Olympics, bumaba sa ikatlong pwesto si EJ mula sa pagiging world number 2. Nakatakdang mag-host si EJ ng World Class Pole Vault Meet sa Pilipinas sa Setyembre. Kasama sa mga plano imbitahan ang Olympic gold medalist at world number 1 na si Armand Duplantis. Kahanda naman ang Heroes Welcome ang LGU sa Santa Cruz, Davao del Sur para kay Olympic bronze medalist Nesty Petesio sa August 22. Disyembre pa huling nakauwi si Nesty bago sumabak sa training sa Olympics ayon sa kanya mga kaanak. Kaya naman sabik na silang makita siya. Sobrang saya po namin, sobrang saya ko po dahil personal namin makasama si Nesty sa para mapadama namin sa kanya na ang todo suporta namin bilang pamilya niya nandiyan palagi po sa kanya. Excited kami makauwi siya para sama kami sa parade kung sakali. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Arestado ang isang Vietnamese national na nagsasagwa umano ng hindi lisensyadong Botox procedure sa Pilipinas. Bisado ang operasyon ng dayuhan ng may magreklamong mga pasyente dahil nagkaroon ng komplikasyon. Saksi, si John Consulta. Pagpasok sa unit na ito sa 21st floor ng isang condo unit sa Paranaque,
They're from the National Bureau Investigation, Design Treatment Corporation. Huli sa akto habang may inaasikasong pasyente ang 29-anyos na babaeng Vietnamese national. Tumambad sa mga ahente ng NBI Organized International Crime Division ang mga kama at improvised clinic sa condo unit. Natuklasan natin na itong subject natin ay gumagawa nga talaga ng itong Botox procedure for a fee of 5,000 pesos. Na-check natin na itong subject natin ay wala siyang lisensya to practice medicine here in the Philippines. Ang Botox ay isang neurotoxin na pansamantalang pumipigil sa paggalaw ng mga muscle. Ginagamit ito sa ilang cosmetic procedure para makabawas ng mga kulubot at iba pang linya sa mukha. Nag-ugat ng operasyon sa reklamo ng ilang pasyente na nagkaroon ng komplikasyon ang kanilang Botox procedure. Nadiskubre pa ng NBI na labas-pasok ng bansa ang Dayuhan bilang turista, pero yun pala ay nagbo-Botox pala. The NBI is saying that you have operated on some patients without the necessary licenses here in the Philippines. Is it true? I have no comment. Final po natin na kaso is illegal practice of medicine. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Lima hold-upper laban sa isang security guard ang nagkabarilan sa isang prutasan sa Makati City. Patay ang isa sa mga hold-upper na leader umano na isang criminal group. Saksi si Jomar Apresto. Isang gwardya laban sa limang nang hold-up sa isang prutasan. Sa huli, isa ang patay sa krimeng nauwi sa barilan sa Barangay San Isidro, Makati. Ayon sa mga pulis, bago magka-engkwentro, umakyat sa second floor ang 25 suspect para mahanap ang vault ng tindahan. Nakakuha ng tiyempo ang gwardyang nakadapa noon sa sahig at pinagbabaril ang mga hold-upper. Na taon na nagroronda yung pulis natin, narinig nila yung wang-wang. Yun na yung nakuhang pagkakataon ng gwardya para depensahan yung sarili niya. Patay ang 27-anyos na leader umano ng isang criminal group at may warrant of arrest para sa mga kasong frustrated homicide, carnapping at robbery. Tinamaan siya sa likod, sa bandang likod. Kilalang robbery hold-up ang trabaho niya, buong Metro Manila. Na-recover ang 9mm na baril at ang 2 motorsiklo na ginamit ng mga hold-upper. Hindi naman nanabawi ang mga cellphone ng 2 empleyado na tinangay ng mga suspect. Base naman sa report ng Southern Police District, nahuli na sa bahagi ng tramo sa Pasay City ang isa sa 4 na suspect. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang mga nakatakas na suspect. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto ang inyong saksi. 13,873 pesos, yan po ang sinasabing average poverty threshold noong 2023 o ang halagang kailangan para matustusan ng pamilyang may 5 miyembro ang kanilang pagkain at iba pang pangangailangan. Pero kahit ang PSA, aminadong mahirap pagkasyahin ang ganyang budget. Saksi, si Maki Pulido. Sa 2023 official poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, para hindi maituring na mahirap, kailangan hindi bababa sa 13,873 pesos ang kinikita ng isang pamilya kada buwan. Ito yung tinatawag na average poverty threshold. Sabi ng PSA, sapat na ang halagang yan para tustusan ng lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang may 5 miyembro. Magkakaiba ang poverty threshold sa kada rehiyon dahil magkakaiba ang presyo ng bayarin at gastusin. Sa Metro Manila, 15,713 pesos monthly income ang poverty threshold. Sa kwenta ng PSA, 69% o halos 11,000 piso dito ay para sa pagkain. Ang tira o halos 5,000 piso para sa ibang gastusin tulad ng pamasahe, baon ng estudyante at pambayad sa kuryente at tubig. Tingin niyo, sir, kasha? Again, it is, sabi ko nga, it is most likely insufficient dahil basic, ang minimum basic needs, no? Ang idea dito ay para makita natin ano ba yung progress that we're making as a nation in terms of reducing the number of families and individuals from that threshold.
Higit 15,000 pesos ang kita ni Jason kada buwan bilang isang construction worker. Nang kwentahin niya ang gastos at bayarin nilang mag-anak, higit ito sa kita niya kada buwan. Sa lagay na yan, tinitipid na nila ang budget sa pagkain at may mga nilalakad na lang siya para hindi mamasahe. May fixed na gastos eh, tulad ng bahay, tubig, kurente, fixed yun. Talagang di na kami makabawas doon kaya need namin maghanap ng ibang paraan doon kami magbabawas. Para mapagdugtong ang mga gastos, kailangan ng umutang. Marami na talagang utang eh. Bawat halos ang sinasahod namin, ibayad na lang sa utang namin pagdating ng Linggo eh. Sa kwentahang ito, hindi nakasali ang ipon o pambayad kung may magkasakit. Kaya nag-aalala si Monica na isa ring minimum wage earner dahil malapit na siyang manganak. Siyempre yung pambayad sa hospital, tapos pang kailangan ng bata, tapos pambili ng kunyari, may mga kailangan na pambilihin ng gamot sa labas. Mas mataas na ang itinakdang poverty threshold noong 2023 kumpara noong 2021. Do you think your statistics reflect the real situation that Filipinos face? Wait, yung numbers, kasi sabi natin, numbers don't lie. Ang binawas natin sa poverty, from 19.9 million, naging 17.52 million Pilipino. That's the number. May pagbawas talaga. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, while tumaas yung ating threshold dahil sa food prices, tumaas yung ating income din. So, I agree, the threshold might be low, but if we set it at that threshold, there is still a decrease in terms of poverty incidence. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.